Magandang hapon at narito pong nilalaman na ating latest severe weather bulletin number 11 hinggil nga sa typhoon na si Ursula at pinalabas po ito ng PAGASA ngayong alas 5 ng hapon. Para po sa kaalaman ng lahat, kaninang 4:45 ng hapon ay nag-landfall na ang bagyong si Ursula dito sa may bandang Salcedo, Eastern Samar, no? At exactly 4:45 in the afternoon at nakapagtala po ng pinakamababang atmospheric pressure doon sa lugar na yon. At inaasahan po natin na sa mga oras na ito ay patuloy nga makakaranas ng masungit na panahon yung nakararaming bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Southern Luzon at Northeastern Mindanao. Kanina alas 4 ng hapon ang sentro or mata ng bagyong si Ursula ay tinatayang nasa layang 20 kilometers ang layo east-northeast ng Giwan Eastern Samar. Taglay pa rin ni Ursula ang lakas ng hangin umabot hanggang 120 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay abot hanggang 150 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos sa direksyong westward sa bilis na 25 kilometers per hour. So mapapansin natin dito sa latest satellite imagery animation na yung malawak na kaulapan na dalanga ng bagyong si Ursula ay umaabot na sa nakararaming bahagi ng Kabisayan, ilang bahagi po ng Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. So, dahil nga sa kaninang alas 2 ay naging typhoon category na ito, nagtaas na po tayo ng warning signal number 3 kanina at sa ngayon ay meron pa rin po tayong areas over the Eastern Visayas at a portion ng Southern Luzon na may tropical cyclone warning signal number 3. Ito po yung mga areas na orange ang color. Meanwhile, signal number 2 yung mga areas na yellow ang color at signal number 1 yung light blue ang color. So under warning signal number 3 nakataas sa Visayas, particular na sa may bandang Northern Samar, Samar, Eastern Samar, sa Biliran, sa Leyte at sa extreme Northern Cebu kasama ang Camotes Island. Particular na sa mga lugar ng Daan Bantayan, Medellin, Bantayan, Santa Fe, Madrideos, San Francisco, Poro, Tudela at Pilar. Samantala, signal number 3 rin ang nakataas sa Masbate kasama nga ang Tikaw Island. So itong lugar na nabanggit po natin, currently nakakaranas at makakaranas pa rin ng masungit na panahon, maalon hanggang sa napakalong karagatan, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin. Samantala, warning signal number 2 pa rin nakataas sa central portion ng Northern Cebu, particular na sa Bogo City, Tabogon, Tabuelan at Borbon. Sa northeastern Iloilo, particular na sa Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Sara, Concepcion, Lemery at Ahoy. Northern Antique, particular na sa Libertad, Pandan, Sebaste, Culasi at Tibiao. Habang ganun din sa may bandang Capiz, Aklan, Southern Leyte at Northern Negros Occidental, particular na po sa Enrique B. Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay Escalante at sa Toboso. Warning signal number 2 rin na nakataas naman sa southern portion ng Quezon, particular na sa Mulanay, San Narciso, San Andres at San Francisco. Ganon din sa lalawigan ng Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, sa lalawigan ng Romblon, Albay, Sorsogon, Burias Island, Calamian at Cuyo Island. At sa Mindanao naman, warning signal number 2 sa Dinagat Island. So yung mga lugar po na may warning signals number 3 and 2, masungit ang panahon. Maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan, makakaranas ng mga pag-ulan, malalakas na hangin. Samantala, warning signal number 1 naman nakataas sa Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, natitirang bahagi ng Quezon, Laguna, Batangas, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Catanduanes, sa Northern Palawan, particular na po sa Linapakan, El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Vicente at Rojas. Warning signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Cebu, sa lalawigan ng Bohol, Siquijor, natitirang bahagi ng Antique at ng Iloilo, ganun din sa Guimaras, Negros Oriental at sa natitirang bahagi ng Negros Occidental. Sa Mandala, warning signal number 1 sa Surigao del Norte kasama po ang Siargao at Bucas Grande Island. Yung lugar na may warning signal, inaasahan po natin na posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin in a span of 24 or 12 hours or less simula po sa oras na ito. So, ito po yung naging pagtakbo ng bagyong si Ursula since nagsimula po itong pumasok sa ating air responsibility alas 5 ng umaga noong December 23. At sa pagkilos nito, naging typhoon bago nga mag-landfall. Kaninang alas 2 ng hapon, ito po yung tinatayan nating lokasyon ng bagyong si Ursula. At
The next 24 hours, bukas ng alas dos ng hapon, inaasahan na nasa bandang ano na to, magsaysay Occidental Mindoro. But in between this period, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin, patuloy masungit ang panahon dito sa Eastern Visayas at kakalat din ang masungit ang panahon, mararanasan din sa ilang bahagi nga ng Southern Zone at sa natitirang bahagi ng Visayas at maging dito sa may bandang ilang lalawigan ng Mimaropa area. Yung nabanggit natin may mga warning signal kanina, doon po in particular na makakaranas ng masamang panahon. Now, posible na bukas ng hapon or gabi tuluyan ng makalagpas ng kalupa ng ating bansa ang bagyong si Ursula. At sa Thursday naman ng hapon, ito ay inaasahan na ngang may kalayuan na sa landmass ng ating bansa at patungo nga dito sa boundary, western boundary ng ating Philippine Air Responsibility. Friday ng hapon, halos nasa boundary na at Friday ng gabi ay posibleng totally lalabas na ito ng ating air responsibility in between Friday evening to Saturday early morning. Sabado nga, tuluyan na nakalabas ng PAR at nasa West Philippines na, and then posibleng maging isang tropical depression na lamang pagdating po ng alas dos ng hapon sa darating na Linggo. So ano inaasahan natin? Dahil nga sa nag-landfall na at inaasahan nga ngayong gabi hanggang bukas ay tatawid ng Visayas area ang bagyong si Ursula, asahan natin yung paminsan-minsan hanggang sa madalas na malalakas na pag-ulan sa Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Ganon din sa Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Northern and Central Cebu, Northern Negros Provinces, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Lomblon. Dahil nga po inaasahan natin ang pagtawid ng bagyo. Itong malalakas na pag-ulan ito, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And then, posibleng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Samantala, light to moderate at may paminsan-minsang malakas sa pag-ulan. Posible rin maranasan sa Kabikulan, sa Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at sa natitirang bahagi nga ng Kabisayan at Surigao del Norte. Bukas naman ng tanghali hanggang late evening, makakaranas ang paminsan-minsan hanggang sa malakas sa pag-ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Romblon, Marinduque, Mindoro Provinces, sa Batangas at sa Calamian Island. Samantala, light to moderate naman, may paminsan-minsan malakas sa pag-ulan, Cuyo Island, Negros Provinces, Iloilo, Guimaras, Aurora at sa natitirang bahagi ng Calabar Zone. At kasama na nga dyan ang Metro Manila, posible pong makaranas ng paminsan-minsan pag-ulan at pagbugso ng hangin. So, yun nga, yung pagpapaalala natin, no, ilang araw na rin po tayo nagmo-monitor since December 23, inaabisoan po natin na may kalakasan talaga itong bagyong ito at posible nga magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin, lalong-lalo na areas na may warning signals number 3 and 2, inaasahan natin, posible makaranas talaga ng malalakas na pag-ulan. Yung mga kababayan po natin ay pinapayang pa rin maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At patuloy na pag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management offices at patuloy ding magantabay sa 3-hourly updates ng PAGASA hinggil nga sa typhoon na si Ursula. Samantala, yung malalakas na hangin naman na dala ng bagyong si Ursula ay posibleng magdulot ng destructive or makapaminsalang typhoon force wind sa mga area sa may warning signals number 3. Sa Masbate, sa Tikaw Island, portions ng Northern Cebu, simula po ngayong gabi. Yung mga high-risk structures, mga bahay na gawa sa lumang kahoy, dilapidated parts, makakaranas po ng heavy damage. Aside from that, posible rin makapagpatumba ng mga poste ng ilaw, mga puno, makapag-uproot ng puno, at makapagpatumba ng mga ilang mga billboards kung hindi man po na itiklop kagad. Yung mga malalaking bagay na pwedeng humarang sa lakas ng hangin na dala nito. Bukod pa dyan, posible rin makapiminsala sa ilang parte ng agrikultura, mga pananim, yung malakas na hangin. Samantala, damaging gale to storm force wind pwede namang maranasan sa areas na may warning signal number 2. Particular po sa Albay, Sorsogon, Romblon, Aklan, Capiz at sa ilang bahagi nga ng Tike, Iloilo, rest ng Northern Cebu ngayong gabi. Bukas naman sa Marinduque, southern portion ng Quezon, Mindoro Provinces. Itong ganitong kalakas ng hangin, yung gale to storm force wind, pwedeng magdulot ng light to moderate damages to high risk structures at light damage to medium risk structures. High risk structures, mga lumang bahay na gawa sa kahoy, weak materials. Medium risk structures, ito po yung combination ng bahay at saka concrete material sa pagkakagawa.
Samantalang moderate to strong winds na posibleng ang maranasan sa Kabikulan, portions ng Central Visayas ngayong gabi, sa Calabarzon at portion ng Mimaropa at Western Visayas, bukas ng madaling araw, Metro Manila, Bulacan at Bataan, bukas po, umaga hanggang tanghali onwards, medium to high risk structures may experience light damage lamang. At dahil nga sa malakas na hangin at approaching na bagyo, posible pong makaranas ng storm surge yung ilang coastal areas sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte ng hanggang 2 metro. So aside from yung sinasabi nga natin na magingat sa mga posibleng pagbahat, pagguho ng lupa, ay yun nga po, yung as much as possible, likas sa higher ground, stay inside evacuation centers and stay indoors habang nandito nga po itong bagyong si Ursula sa Kabisayan. Samantala, yung maalong karagatan, inaasahan natin na ngayong araw, simula po sa eastern seaboard ng ating bansa, from Luzon to Mindanao, yung eastern part po, yung mga dagat doon. Ngayong hapon naman or gabi, yung mga karagatan sa paligid ng buong Visayas area at ng Southern Luzon. Bukas ng hapon naman, magiging maalo na rin yung western seaboard ng Southern Luzon. So generally, yung mga nabanggit po nating areas, magiging risky ang sea travel. So, from the areas na may warning signal, at dahil ngayon inaasahan natin na tatawid ngayong gabi hanggang bukas ng hapon sa Visayas Southern Luzon area yung bagyo, asahan po natin, basically, lahat po ng karagatan sa Visayas area, Southern Luzon area, magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag muna po malakad po yung mga kababayan nating mga isda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. And likely, magkakaroon po ng disruption in maritime services and sea travels.